Good morning, everybody! Ngayong araw pong ito, ang lulutuin po natin ay pancit with longganisa and oyster mushroom. Ito pong ating mga sangkap. Simulan na po natin. Pisahan na ho natin. Ito pong ating mga sangkap. Canton noodles, rice noodles, garlic, onion, salt and pepper, soy sauce, carrot, oyster mushroom, longganisa, squid balls, pechay, cabbage, broccoli, sesame oil, cooking oil, at ang ating oyster sauce. Simulan na po natin ang pagluluto. Bago po tayo magsimulang magluto, meron po ako ditong isang sahog, yung pong oyster mushroom. Ngayon lang po ako magluluto ng oyster mushroom. Ito po ang itsura niya. Comment lang po kayo kung saan pa siya magandang isahog. Kasi po ngayon lang po ako magluluto na kasahog tong mushroom na ito. Umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Painitin na po natin ang ating kawali or pan. Lagyan na po natin ang ating oil. Sunod po ang ating garlic. Lagay na rin po natin ang ating onion. Isa lang po yan. Isunod na rin po natin ang longganisa. Halo lang po at isa lang po natin yan. O yung pong longganisa, pwede pong dalawa hanggang tatlong pieces po ng longganisa. Nasa inyo po yan, kung gusto niyo po ng mas maraming longganisa, mas maganda. Pero ako po kasi ayoko pong sumobra sa lasa ng longganisa kasi po gusto ko po yung lasang pancit, hindi po yung lasang longganisa. Ayan po. Mukhang okay na po yung longganisa natin. Isunod na po natin yung oyster mushroom. Bilis ako na po kanina yan. Kasi po, gusto ko pong makasigurado na okay yung pagkakaluto ng mushroom na yan. Kasi po ngayon lang po ako naglagay ng oyster mushroom sa sahog sa ulam. So, gusto ko po sigurado kung luto po ang oyster mushroom. Sinunod ko na rin po ang squid ball. Bisa lang po natin yan. Yung pong oyster mushroom, tinikman ko po yan kanina after ko po siyang igisa. Masarap po siya para pong shiitake mushroom. Yung, kaya lang po yung shiitake mushroom may aftertaste. Pero ito po, wala. Pero pareho lang po sila ng texture. Sunod na po natin ang salt and pepper. Lalo lang po natin. Ngayon naman po, susunod na po natin ang oyster sauce. Puro lang po ang halo. Katapos po niyan, sunod na po natin ang mga gulay, broccoli po. Halo lang po. Pag po vegetable na po ang inilalagay ko pag nagigisa po,
sunod-sunod ko na po inilalagay yung ating vegetable kasi po para hindi po siya malabog. So, pantay-pantay po yung luto ng vegetable natin. So, ayan po, nilagay ko na rin po ang carrot. Halo lang po ng halo para po hindi malabog ang ating vegetable. Susunod na rin po ang cabbage. Mas maganda pong hinaanan natin ang ating apoy o yung ating kalan. Ayan po. Sunod na rin po natin dyan after ng cabbage. Sunod-sunod na po. Pechay na po. So, halo lang po natin yan. Kasi po, puno na po yung ating pan. Okay lang po yan. Pag nag-sink naman po yung ating mga sahog, mag-fit na rin po yung ating mga vegetable sa ating pan. Ayan po, pechay na po tayo. Lagay na po natin ang soy sauce. Kalahati lang po yung soy sauce na lalagay natin dun sa gulay. Kasi po yung matitirang soy sauce, ilalagay po natin mamaya sa panabaw sa pansit. So, tingin ko po okay na po itong gulay natin. Huwag po natin lalabugin. Kasi po pag hinalo natin sa pansit yan mamaya, so may heat pa rin po. Pwede pa rin po siyang masobrahan ng init. So, malalabog. Sunod na po natin lulutuin ang ating noodles. Maglagay po tayo ng oil. Sunod na rin po natin ang onion. Isa lang po natin yan. Nagagisa po ako ng onion. Para po yung ating noodles, meron po siyang lasang onion. So, hindi lang po puro tubig yung ma-absorb ng ating o sisipsipi ng ating noodles. Lagyan na po natin ng tubig. Sunod na rin po natin ang ating soy sauce. Tapos po niyan, sunod na rin po natin yung oyster sauce. Yung oyster sauce po, yan po yung natirang oyster sauce natin kanina. Hindi po natin nilagay lahat sa gulay kasi po aalat masyado ng luto natin. So, halo lang po yan. Halo lang po ng halo para mamix po lahat yung ating ingredients. Susunod na po natin ilagay ang sesame oil. Ayan po, nalagay na po natin yung sesame oil. Halo lang po natin. Pakuluan lang po natin yan. Pag po kumukulo na siya, tsaka lang po natin ilalagay yung noodles. Ilagay ko na rin po ang pepper. Naglagay po ako ng konting soy sauce kasi po parang kulang sa kulay pero nilasahan ko naman po, hindi naman po masyadong maalat. So, nagdagdag po ako ng konting soy sauce dyan para po medyo may kulay po yung ating pansit. So, nilagay ko na po ngayon ang rice noodles or bihon. Susunod ko na po ang pansit canton noodles. Halo lang po natin yan. Tungkol po dun sa tubig, depende po yan kung anong gusto nyo sa noodles ninyo. Kung sagi ba or I mean malambot o hindi. So yan po, cover lang po natin. Mga 1 to 2 minutes. Pero check nyo po, baka po masunog. Check po natin yung tubig kung kulang po tayo o hindi. Haluin lang po natin. Pag po kulang, dahan-dahan lang po ang pagdadagdag. Kasi po baka po mabigla ang pagdadagdag natin. So, lalata po ang ating pansit. So, konti lang po. Takban po ulit natin.
Then wait lang po tayo for 1 to 2 minutes again. Then check po ulit. Halo po ulit tayo. So tignan po natin, depende po sa gusto nyo kung malambot na pansit or hindi. So sa akin po parang okay na po ito. Yan po, okay na po sa akin yan. So susunod na po natin yung tinabi nating mga gulay. Sama na po natin. Ayan po. Hinaan na po natin yung apoy natin. Or patayin na po natin. Para po hindi tayo manikitan or malabog pa yung mga gulay natin. Ayan po. Okay na po siya. May sabaw pa po yan sa ilalim. Okay lang pong merong sabaw. Kasi po ang pansit po, kapag duto na po yan, sumisipsip pa rin po yan ng tubig. Kaya po hindi ko masyadong pinalalambot yung noodles. Kasi po, sisipsip pa po ng tubig yan after po maluto. Ayan po, luto na po ang ating pansit. Ready to serve na po.